Eto na at kumpirmado na ang kumakalat na balita sa pagkakadakip at pagkakaaresto dito kay Jason Yap Rodriguez alias J-Skills or kilala ng iba sa pangalang Roberto Boy Paos ng Flip Top or 187 Mobstas na tubong Caloocan City na nanirahan sa 2022 G Perpetuo Extension Gagalangin Tondo, Manila sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o pagbibenta ng pinagbabawal na droga. Nagsagawa ng bypass operation kaninang 3:30 ng madaling araw November 7, 2020 sa Quezon Premier Hotel, Barangay Masin Sur, Candelaria, Quezon, ang kapulisan ng bayan ng Candelaria. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Arnulfo M. Sileño, Chief of Police ng Candelaria MPS. Isang pulis ang umaktong user buyer na nakabili ng droga sa suspect na nagresulta ng pagkakadagip sa kanya. Nakuha sa kanya ang isang transparent plastic sachet na naglalaman umano ng shabu, isang pirasong 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at dalawa pang sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng shabu. Samantala, matapos ang inventaryo sa nakuha sa suspect ay kaagad naman itong dinala sa Quezon Provincial Crime Regulatory Office upang sa kinaukulang pagsusuri ang nasabing operation ay naging positibo naman at napakikipagtulungan ng mga residente sa nasabing lugar. Jason Yap Rodriguez ay kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Candelaria Municipality Police Station. At syempre sa lahat ng mga fans ng hip-hop or ng 187 Mobstas ay nakakalungkot dahil isa na naman sa mga iniidolo ng lahat at isa sa mga rapper or hip-hop rapper ay nasasangkot sa ganitong gawain. At alam naman natin na lumalalim at lumalawak ang movement ng hip-hop ngayon sa Pilipinas dahil sa mga naglalabas ang diss tracks. Si J-Skills ay kilala bilang J-Bobo na nasa J-Bobo na kalaban ni Jyoti din sa kanilang mga palitan ng diss track ng mga nakaraang taon. At si J-Skills ay kilala bilang isa sa mga haligi o pundasyon ng 187 Mobstas at lumalaban din siya bilang isa sa mga flip-top artist dito sa pamumuno ni Enigma. At syempre, abangan natin yung mga susunod na update guys kung ano ang mangyayari dito kay Jason Yap Rodriguez or aka J-Skills at kung ano man ang kahantungan nito ay sana ay maging silbing babala ito sa lahat ng mga rapper na hindi pa rin tumitigil sa kanilang masamang gawain. Well anyway mga ka-chefy, hindi pa naman ito ang sentensya or tinatawag na mananatili kang isang inosente habang ikaw ay hindi pa na sesentensyaan ng hukom. So, abangan natin guys kung ano ang mangyayari dito kay J-Skills. At any more updates, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko ay click mo lang yung notification bell para ma-update kayo sa mga hip-hop news at sa mga nangyayaring diss tracks. Ayan. So maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Ito yung isang sulyap ng clip mula sa loob ng selda at ipapakita natin sa inyo ng para maliwanag. Ayan. Yeah, bago lang syempre makakuusap palakpakan na may pagmamahal naman. Buting ano, buting puwersa, bowling ball na yan. Pwede? Okay. Well, umaga bago sa lahat ng tropa dito sa Candelaria, wala ng epidemya. Baka sakaling makita ng video sa camera, para bang nakita di naman to bomba sa camera. Mga boss, salamat sa pagtanggap. Nakita nyo, nagarap yung mahira para nangira. Wala kaming napira para makaharap parang may tumas. Sakto lang nagkamali, wala nang tutunggan.
kaila Sir Ovidet kasi andito si Roberto, kumpletong makata na arkitektong hindi magperfecto pero kinumpletong pagmamahal na prospetong ginagamit sa mga ito na mga tumba kaya mga kosa sa lahat ng di ginanahan wala pang palakpakan Diyos na. Thank you! At kitang-kita naman natin na si Jay Skills nga ay kumpirmadong nasa loob ng selda. Ayan yung mga tao sa likuran niya. At yung isang pulis na nagbibideo ay nakangiti pa habang siya ay pinapasample. So ayan po at kumpirmado. Maraming salamat sa inyo. At abangan natin kung anong mga susunod na kabanata.